Kumusta kayo, mga dre? Welcome to Saray TV. Marami-rami na rin ang aking mga nakapanayam na personalidad dito sa Saray TV. Ngunit sa pagkakataong ito, mga dre, ay napaunlakan kaming makakwentuhan ang anak ng National Artist for Cinema na si Manuel Conde, director, producer, manunulat at batikang aktor na si Jun Urbano, na kilala rin bilang si Mr. Shuli. Samahan niyo ako hanggang sa katapusan nitong video sapagkat ibabalik tayo ni Direk Jun sa nakaraan sa pamamagitan ng makasaysayang kwento ng kanyang buhay. Okay lang. Ako po si Jun Urbano, inyong lingkod. Ako po isang direktor ng mga TV commercials. Ano po ako? 30 years po akong director ng TV commercials. At marami din sa mga commercial na nagawa ko siguro ay paborito nyo. Yung mga San Miguel, mga Pepsi, mga Milo, etc. 30 years po ay siguro meron ng mga 1,000 commercial lang nagawa ko in the period of 30 years. Ako rin po minsan-minsan ay gumagawa ng pelikula. At ginawa ko po lately yung Ibong Adarna, remake ng Ibong Adarna. Dinirek ko rin po yung Siete Infantes de Lara na ginawa nung aking ama. Tapos ginawa rin po akong sa Platitong Mani, yung Bert Marcello at si Susan Roses. Sa akin, kung paano ako napunta sa showbiz. Ako po ay pinanganak sa showbiz. Ang tatay ko po ay si Manuel Conde, na dating director at nag-artista rin at naging producer din at kinalaunan, naging national artist for film. Ako po yung panganay at ako po, pito po kaming magkakapatid. 6 na lalaki at 1 babae. Ang kami pong mga lalaki, ang pinangalan ng tatay namin sa amin ay Manuel. Lahat kaming lalaki, Manuel. Manuel First, Manuel Second, Manuel Third. Except po yung kapatid kong babae. Hindi po Manuel ang pangalan niya. Manuela. Kasi babae. So lumaki po ako sa showbiz. Kasi nung maliit po ako, nung bata ako, pinununod ko yung tatay ko na pag siya nag-shooting, sumasama ako. Enjoy na enjoy ako kasi nakikita ko si Nida Blanca, nakikita ko si Nestor de Villa, sila Ramon Zamora, mga favorite actors ko noon, sila Charito Solis. Meron akong parang reflected glory na, uy, kasama ko si Nestor, kasama ko si Nida, kaibigan ko sila, ganun. Hindi ko alam na sa panunod ko ng pag-shooting ng tatay ko, ako pala'y natututo na mag-direct. Without him teaching me, nakikita ko yung ginagawa niya. That's how I was ingrained with the motion picture industry. Pero no, ako po yung nag-aral, kinuha ko po journalism. Sa Ateneo po ako nag-aral sa awa ng Diyos. At tatay ko po talaga hindi nagpabaya sa amin. Kami lahat ay pinag-aral. Ako po hindi po sa yabang. Hindi naman po ako yung nagbayad. Yung magulang ko, mula elementary po, high school, college, ako po yung nag-aral sa Ateneo. Kaya meron akong loyalty medal sa Ateneo. At nung pagkatapos nun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung anong gagawin ko sa buhay ko pagka-graduate ko. Walang plano. Pero active ako sa dramatics. At panakanaka ko nga, yung tatay ko, meron siyang One Tamad Under the Guava Tree with One Tamad sa Channel 5 noon. Ang Channel 5 po, nasa Vito Cruz Extension yata yun. Ako po yung nag-aaral ng college. Meron siyang Under the Guava Tree with One Tamad with Tessie Quintana, Nati Bernardo, Johnny Reyes, Alfonso Carvajal. Yun mga artista nung araw. Sabi ng tatay ko, anak, direkin mo nga itong One Tamad. Ikaw na mag-direk. Ako, college pa lang ako, hindi man ako nagdi-direk.
Pero mahilig na ako, mga dramatic club. Sige, hindi na-nervous ako. Tapos sabi niya, isulat mo na rin, ikaw na rin ang sumulat ng script. Sige. Tinausap kay Ma'am Ponching Carbajal. I-character actor yun. Sabi ko, Ma'am Ponching, ninenervous ako. Eh, kayo yung mga veteranong artista. Ako naman ni estudyante lang. Ako pa magdidirect sa inyo. Parang hindi ko kaya. Sabi ni Ma'am Ponching sa akin, iyo, miski veterano kami, professional kami, ikaw ang takdang director namin, susundin ka namin. Ikaw ang director eh. Ngayon, kung may konti kang mali, ibubulong namin sa iyo. Ganito gawin mo, ganito. Gilayad ako ni Mang Ponching. Ngayon, Sunday evening ang show namin. Noong araw show, walang taping. Pag nag-roll ang camera, yun na, magkamali ka dyan, ano, yun na. Tuloy-tuloy yun, walang taping noon. Ganun. Ang hirap noon. Ang ginagawa ko, nag-iipon ako ng dyaryo. Manila Times, Philippine Herald, Chronicle, Bulletin, yan. Ipon from Monday to Friday. Ipon yun. Pagdating na Friday evening, titinang ko doon sa mga dyaryo. Ano bang mag outstanding event of the week na pwede nating gamiting material for the show. So, yun. Tapos itatype ko na makinilya ginagamit ko, pero merong guest Etner, ewan ko hindi niyo inabot 'yon. Yun yung printing machine 'yon na merong parang doon mo itatype sa parang carbon paper yung script. Tapos lalagyan mo ng tinta, tapos itatakbo mo ron. Yun ang printing machine nung araw, yung guest Etner, tatandaan ko. So, diretso. Ang akin na, walang scratch, diretso lang. Tapos pagdating ng bandang alas 7, alas 6 ng hapon, ubusin na yung mga ka-classmate ko, barkada. Oh, John! Tipars tayo, may party! Di, tabi muna yung trabaho. Tapos eh, punta na sa party, sayaw-sayaw, kwento-kwento. Pagbalik ng Sabado ng umaga, tuloy yung trabaho. Hanggang matapos ko ng Linggo ng umaga. Sabado ng gabi, piprint ko na. Linggo ng umaga, punta na kami, day of the show, punta na kami sa Channel 5, kikita kami roon. Distribute ng script sa mga artista, reading muna. Pagkatapos ng mga dalawa, tatlo reading, ano na, bihis na, makeup, etc. Tapos, dinner muna. Habang dinner, kwento, reading uli. Tapos take na, shoot na. Tuloy na kagad. Ganun ang sistema. Mahirap noon. Pero hindi namin alam mahirap kasi yun lang eh. We don't know any better. No? There's no other way of doing it. That was the way to do it. So, ganun. Doon ako nasanay. Pagkatapos doon, pag-graduate ko, punta ko ng college. Sabi ko, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Hindi ko alam what I'm good for. Alam ko, sabi ng teacher ko noon, you're good for nothing. So, very active ako sa school. Very active ako. Every time, may beginning of the year, election of class officers, lagi akong presidente. Kasi popular ako noon eh. So my classmates always elect me president. Pagpunta ng resulta ng election sa dean's office, tatawagin ako po ng dean. Mr. Urbano, you cannot be president. You have low grades. So, demoted na naman ako. It's always like that. So, I had fun in school. Simple siguro, ilalim tatay ko. So, I took journalism. Siguro, journalism ako. Kasi, may kasabihan sa Ateneo eh. When in doubt, take journalism. So, I was doubting where I would be. So, journalism. Eh, awa ng Diyos. Pagkatapos kong mag-graduate, inalis na yung journalism sa Ateneo.
Sabi, mabang walang kwenta pala mga graduate natin. So, nag-apply ako sa Manila Times as a journalist, writer. Inassign ako nung assistant editor sa Manila City Jail. Gumawa daw ako ng feature about the lives of the prisoners. So, excited ako, punta ako Manila City Jail. Nako, may tao. Ang daming tao, pawis-pawis, sikip-sikip. First time po nang napunta sa City Jail. Balik ako doon sa editor, sir, bakit naman sa Manila City Jail mo ako inasign? Ako naman ni graduate ng Ateneo, etc. Tinignan ako ng masama. Sabi ako, I don't care where you come from. What have you done? Diba? Natauhan ako. O nga pa, Michigan, saan ka pa? Ano ba lang ipagmamalaki mo? Ayun. Sabi ko, ayoko nang mag-journalist. Dahil sa dami ko ng kaibigan, yung isa namang kaibigan ko, kapatid ni Petrova, yung dating asawa ni Butch, si Dado. Meron silang kumpanya, yung Alpha Insurance. Sabi sa akin, Jung, marami ng kaibigan. Magbenta ka na lang insurance, baka kumita ka pa. So, benta ako ng insurance. Hindi rin ako nagbagi. Kasi sinasabi ko din sa mga prospect ko, sir, bili ka ng insurance. Yun mo, pag namatay ka, may pera ka. Talo rin. Sabi ko, siguro mag-director na lang ako. Experience naman ako, Channel 5. Tapos nakita ko ang daddy kung kuwan. Ayun, nag-direct ako. Pero, hindi ako nag-direct ng movie agad. Punta muna ako sa mga advertising, mga commercial. Kasi, tapos hindi ko ginamit yung Manuel Conde Jr. Kasi ang tawag sa akin, June Conde, since I was growing up. Always June Conde. Sabi ko, naku, pag sumikat ako, wala akong credit. Si Manuel Conde ang may credit. So, ginawa ko, June Urbano. Yung totoo naming pangalan, film production supplier, gumagawa na commercial yon for the advertising industry. Pumasok ako ron. Yung inapasukan ko, Image Films. Yung Image ang may-ari noon, apo ni Doña Sisang. Si Doña Sisang, yan ang may-ari ng LBN Picture. Doon ako nasanay. Alam, pag ako, isa ako sa mga house director, pag may commercial, ako magdidirect. Kadalasan, na-assign ako na assistant director ng isang Batikan director din, si Jerry De Leon. Si Jerry De Leon, isang magaling na feature film director. National artist rin ngayon. Na pag siyang magdidirect ng commercial, automatic assistant director ako. Ngayon, sabi ko, well, kung ako magdidirect nito, ganito ang gagawin ko, ganito. Makikita ko iba naman ang gagawin ng director ko. Bakit ganun ang ginawa niya? Ganun. Tapos pa-editing, andun din ako, kasama rin ako. Sabi ko, kasi ang edit noon nung araw, manual eh. Putol-putol, piputulin mo yung pelikula ngayon, i-splicein mo, kakabit mo, ilalagay, sasabit mo. Anong kami direkto? Manong Jerry, maganda yata itong eksena ito. Ito, sunod natin dyan. Ikabit natin. Sabi, hindi maganda yan. Ganito, gawin natin. Ganito, ganito. So, in working with him, I was also learning editing. So, natututo ko sa kanya. So, I was lucky. I had Manuel Conde and Jerry De Leon, two national artists na naging mentor ko na hindi nila alam. Ah, okay.
hindi nila ako tinuturuan ko. Kasi at kikikitrabaho lang ako. Tapos nandiyan pa si Lino Broca. Si Lino Broca ay naging kaibigan ko kasi yung Leia Production dati sa LBN, yun eh, doon siya nagtatrabaho. So madalas kami nagkukwentuhan. So I was fortunate. I was lucky. And then my dad, every time he made a movie, he always made costume pictures, big pictures. Nung araw kasi, ang mauso yung big four nung araw, yung Sampaguita, Lebron, LBN, Premier. Ang mga ginagawa nila, yung usual lang, formula movie natin ng Pilipino na merong mayamang lalaki, asindero, nakagusto doon sa anak nung mahirap, tapos nagkaibigan sila. Ganun lagi yung tumatakbo. Yan tatay ko, hindi. Ginawa niya Genghis Khan, the Mongol Conqueror. Ang laking pelikula noon. Costume lahat yun. Alam yung Genghis Khan ng daddy? Yun ang nagpakilala sa mundo ng Filipino film industry. Meron Philippines Herald, dyaryo yun. Para mag-improve ang kanilang circulation, gumawa ng contest, most popular actor. So, merong mga coupon sa dyaryo. Bibili ka ng dyaryo, gugupitin mo, yun ang pamboto. Eh, siyempre, paramihan yan. Ang tatay ko nanalo. Kasi nanay ko, ang daming binili dyaryo. Oh, nakikita ko, binibili ng dyaryo. Pinipila pa nila. Lalo yung tatay ko. Part of the prize was a trip to Hollywood. So, nagpunta siya sa Hollywood. Dinala niya yung Genghis Khan. Siya rin nag-direct. Siya rin yung nag-shoot. At alam mo kung sino ang kanyang costume designer, gumawa na siya. Si Botong Francisco, isang national artist din. O, may kwento yan si Botong, tsaka ang tatay ko, may kwento ko sa inyo mamaya. Anyway, nung nandun na siya sa Venice, nilabas yung Genghis Khan. Ako, palakpakan yung mga tao. Tapos, tinanong siya, Mr. Conde, where did you get those authentic Mongolian horses? Kasi alam mo Mongolian horses, maliliit lang ang kabayo yan eh. O, parang pony lang, maliliit lang eh. Eh, nung sinushoot yung Genghis Khan sa Angono, Rizal, bayan ni Botong Francisco, eh, yung tatay ko yung naghahanap ng malalaking kabayo. Para maganda tingnan. Eh, walang malalaking kabayo doon. Puro pangalesa. Yung mga kabayo na nagbiyabiyahe mula ang Gono hanggang Taytay, gano'n. Eh, walang force to good siya na arkilahin yung mga kabayong pangalesa. Yun ang ginamit nila. Yung mga pag nakasakay sa kabayo, eh, sa liit, eh, halos sayad na yung paa mo sa lupa. Eh, gano'n pala yung Mongolian horses talaga. Yung mga doon sa Venice, where did you get those authentic Mongolian horses? Di binola na ng tatay ko. We imported them from Mongolia. You know, it took... Alam mo naman, sa pelikula, mas madaling mambola, di ba? Doon nakilala ang tatay ko or ang Filipino movie industry sa mundo dahil of that movie, Genghis Khan. Aside from Genghis Khan, may ginawa ng dating Shetty Infantes de Lara. Costume din yan. It's a, you know, an epic Spanish story. Ito yung duke na may pitong anak na guerrero, warrior lahat, na pinatay ng kalaban, ginubutan ng ulo yung mga anak, tapos sinayin doon sa kanyang tatay. Tapos, Prinsipe Paris, walang kaparis. Tapos, Siegfried. Si Siegfried is a German folklore hero. Yan yung pumatay ng dragon. Tapos naligo doon sa dugo ng dragon. Pero para kaya siya naligo, maging invincible siya. Hindi siya tatalaban na miski ano. Pero habang naliligo siya, may dahon na pumatak sa kanyang likod. Hindi
na bahiran ng dugo. Doon lang siya pwedeng patayin. Parang si Achilles. Achilles heel. Di ba? Nung pinanganak siya, ganun. Hmm. So, all these pictures, all costume pictures, costumes, and sets were designed by Carlos Francisco, yung national artist. Hindi pa siya national artist noon. Oh, si Carlos Francisco, ang istorya niyan, nung panahon ng Hapon, wala namang magmagawa ng pelikula noon. Ang tatay ko eh, director ng mga stage show sa Life at Dalisay Theater, mga sarsuela. Tatay ko ang director, si Carlos Francisco, ang gumagawa ng backdrop. Kailan pipintahan ng puno, yung mga background. Umuwi siya sa Angono, Rizal. So sabi ng tatay, pare, Angono pa ang iniuwian mo, layo-layo. Dito ka na lang sa amin tumira. Sa Sampaloc, Manila. So, doon siya tumira. Doon kami nakatira sa Maria Cristina sa Sampaloc. Meron siya kaming kalesa noon sa silong ng bahay. Si Botong, doon may kwarto siya doon katabi ng kwadra ng kabayo. Nung panahon ng Hapon, nung magkakagera naman, kami naman ang umalis sa Sampaloc. Tumira naman kami sa Angono. Nag-evacuate kami sa Angono, kila Botong. Kaya ang relation ng tatay ko at saka ni Botong, na masyadong dikit sila. Oo. And I am fortunate also to have known Carlos Francisco. Even when I was, nung araw may contest sa radyo, wala pang television noon eh. Sabi nung promo, mga bata, drawing si Kapitan Kidlat at manalo ng et cetera, et cetera. Kapitan Kidlat ang pinakikinig namin sa radyo noon. Sabi ko, Ma'am Botong, igawa mo naman ako ng Kapitan Kidlat oh, para manalo ka ng ganito. Gawa siya. Ma'am Botong, gawin mo tatlo para ano, may chance na manalo. Gumawa niya, tatlong Kapitan Kidlat. Concept. Pinadala. Talo lahat. You know, gawa ng natural artist talo. Yun. So, again, I was very lucky. I worked with all these national artists. I grew up with all these national. Yung influence nila nandito sa akin. Tayo ako ng kumpanya. Ako na lang. Yung mga nakasama kong sa trabaho, nung ako yung nagdidirect ng mga tiga-advertising agency na producer, tinawag ko. Like, kagawa tayo ng kampanya natin. So, gumawa kami ng sariling kumpanya. Filmex. Yung Filmex ngayon, that's one of the biggest production houses in the Philippines now. Production, gumagawa ng mga commercial. O kami, in less than a year, nabawi namin yung kapital namin. Ang ginawa namin funder, kinuha namin ng pera, si Bibit Duavit. Duavit is one of the owners of Channel 7, okay. Pero patay na siya. Okay. Yung anak na nandyan. In a year's time, naibalik namin yung pera sa kanya. So, ganun. 30 years, wala akong ginawa kundi commercial. And I'm so really happy that the influences of my mentors, or hindi naman mentor kasi hindi nila alam na may mentor nila ako. Yung influence yung mga taong yun, nakatulong sa akin. Ang San Miguel, ang concept nila ng pag-inom ng beer, you don't drink beer alone. You always drink it with company. You have fun with company yun. So, nabuo yung grupo na yun. Si Flashy Lorde, boxer, si Amang Parika, Jackie Eduardo Carrera, si Rico J. Singer, at saka si Bert Marcelo, yung regular na endorser ng beer. Yun, grupo.
mga sikat. Eh, ang isa sa mga concept, naghahanap sila ng kung saan pupunta at anong kakanin. Di ando na sila sa parang eater eh. Sabi ng isa, maganda sa San Miguel Beer, crispy pata. Sabi ng isa. Oo, crispy pata. Hindi, sabi, dapat siya crispy San Miguel Beer, pusit. Tapos sabi ng isa, ganun. Puro mga class na ano. Tapos sabi ni Ibe, plus Elorde, teka muna. Lahat naman yan okay, basta may San Miguel Beer eh. Tapos sabi niya, waiter, bigyan mo kami na isang platitong mani. Let down. Ang kwan doon, ang nagdala doon, yung bigyan mo kami na isang platitong mani. At yung line na yon, I don't know if I was the one who created it or somebody else. It was only thought of during the shooting. Wala si storyboard yun. Wala. You have to be creative also. Pardon me ha. Matalino naman ako eh. At alam ko naman ang ginagawa ko. So, pagka yung concept, pumasok na sa isip ko, hindi na yung storyboard na tinitinan ko. Ang tinitinan ko na yung finished product. Kung paano ko na ilinagay sa pelikula yon. Tulad nito, shooting ng Bad Bananas, si Super De Leon, Jay Ilagan, Edgar Mortiz, sa bilyaran, nagbibilyar sila. Tapos minsan na magulo. Nakikita mo yun sa commercial, sa... ito, spot mo, sabi rin gano'n, yung bowling ball, normally ang shooting inaabot na isang araw. Yun, nag-umpisa kami dyan sa Araneta Coliseum, sa Alimol, alas 9. Nung umaga. Natapos ko alas 11. 2 oras lang. Talaga? Oo, tingin yung kliyente para manood ng shooting. Sabi ko, kumain na lang tayo ng tanghalian, tapos na. Sekreto nun. Bago pa mag-shooting, edited na sa isip ko. Kung anong gagawin. Nandito na putol na sa isip ko. Ganito yan. Tapos yung artista mo, ang gagaling naman mo sa agency. Sino pinakamabilis na director? Si Urbano. Pag nakakita ko mas magandang gawin, nag-i-edit ako ng sarili ko. Kasi yung editing is another creative process. Yung magandang shooting mo, pwedeng mababoy sa editing. At yung pangit na shooting mo, pwedeng pagandahin dahil sa editing. Ganun. Edit ko yung commercial, the way we talked about it. Tapos gagawa ko ng sariling version ko. Director's cut, my own cut. Pero ayon din sa konsepto. Normally, ang na-approve, yung ginawa ko. Kaya ako nawala ng gana sa paggawa ng commercial. Na ang para yung director, utusan na lang. Nawala na yung creativity ng director. Kaya ayoko na. And I understand naman why these guys are like that now. They have to please their client. At that time kasi, nung ginawa yung Magic Temple, walang mga fantasy movies eh. Walang mga fantasy movies. Eh, si Peke, naisip yung Magic Temple, tsaka si Lori. Yun, tatlong bata yun, taga-probinsya Bukid, na merong isang parang master sifu. Ako yun. Na tinuruan yung mga bata. Si sifu, may mga magic na alam yun. Tinuruan yung mga bata. Naging successful yun. Gumawa ng sequel. Si sifu rin, ako rin, at yung tatlong bata rin. Yung Magic Kingdom naman. Yung Magic Temple, ang alam ko, ang bidang babae doon, si Ann Cortis. 13 years old. Si Ana La Rosea yung pangalawa yata, Magic Kingdom. Yung mga dati mga bata, Magic Temple, Magic Kingdom, malalaki na eh. May mga anak na eh. Lalo na si Sandbag. Si Sandbag. Lagi nga sa Facebook, nagmangano kami.
Eh, yun, eh, wala na yung mga bata, pero nandun pa rin ako. Sinama pa rin ako. Sabi ko kay Peke, Peke, bakit naman ako kung lagi mong kuhan, kinukuha ang artista? Sana pinadidirect mo ako nung ano, nung mga ibang pelikula na dapat mong gawin. Kasi sila ni Lori Reyes, laging partner eh. Eh sabi ko kay Peke, alam mo, takot ka sa akin siguro kasi mas magaling akong director sa iyo kaya ginagawa mo na ako artista. Biro ko yan. Kabiruan ko yan si Peke. Malangit na ba? Nung nasa college ako, palabiro ako eh. Marami kong Filipino-Chinese na classmate. Alam mo yung mga Chinese nung araw, nung panahon ko, kabataan namin, ano sila eh, hindi sila diretso masalita eh. Kasi gano'n ang ganito sila sa salita nung araw eh. Hindi diretso-diretso. Ako gagaya sa kanila, gaya ko salita nila, sila tatawa. Kasi ako mukha inchik naman eh, di ba? O, kakalila totoo. Naging 50 years old ako. Eh, matagal na akong nagdidirect ng commercial. Sabi ko, ano bang ginawa ko sa sarili ko in 50 years? Eh, okay naman. Mabinawa naman ang buhay ko. Nag-aaral naman mga anak ko. Hindi naman kami naghihirap. Pero, napansin ko, ang bayan natin, eh, iba ang takbo. Hindi tulad nung ako'y bata. Nung ako'y bata, mga 1939 ako pinanganak, 45 nag-gera, 47, mga 7, 8 years ago, iba ang takbo ng buhay sa Pilipinas. Nung araw, ang Pilipino, tinatanghal, nirespeto sa buong mundo. Alam mo, nung araw, after the war, the Philippines was second only to Japan in economy. Tapos the Philippines was exporting rice and sugar. Tapos people in Southeast Asia, Vietnam, Singapore, Malaysia, they came to the Philippines to study rice planting sa Iri, sa Los Baños. Tapos ang mga politiko nung araw, mga galing talaga. E ngayon, iba na. Yung mga pulis nung araw, matitino. Kita mo ng mga pulis ngayon. Tapos yung mga politiko natin, eh, hindi na kagalang-galang. Eh. Kagulang-gulang na mga politiko. Oh, sabi ko, ano nangyari? Ano nangyari sa Pilipinas? Bakit lumubo? I have to speak, sabi ko. I want to speak out. So, ginawa ko yung galing ko sa pagsasalihan na kunti inchik, ganun, para inchik, di ba? Gawin ko yon para nakakatawa. Pero may tama. Sabi nga ng tatay ko noon, patawanin mo muna yung pasyente. Pagka siya'y tumatawa na, bukas yung bibig, tsaka mo ilagay yung gamot. Yun ang ginawa kong formula. Yung kanyang sistema na making people laugh through one tamad. Pero ayoko naman gayahin ng tatay ko, wantamad. Kasi kung ako mag-succeed, eh sabihin, anak ni Manuel Conde yan eh. Kung hindi naman ako mag-succeed, sabihin niya, hindi ka naman nag-aaral sa tatay mo eh. Wala akong pupuntahan. Sabi ko, gagamitin ko yung ano, yung pag-inchik-inchik ko para mapatawaan tao. Nagawa ko ng karakter. Pero inisip ko, baka magalit ang mga inchik. Kasi si Chiquito, na si Red Chiquito, nung araw may karakter siya, Mr. Wong, sa pelikula. May maraming nagagalit sa kanya, mga Chinese, kasi linoloko raw yung Chinese. Sabi ko, anong gagawin ko? Mongolian ang gagawin ko. Kasi parang yung Chinese di naman itsura ng mga Mongolian. Tsaka yung tatay ko gumawa ng ano, Genghis Khan, Mongolian. Hindi connected. Pero you know, subliminally, subconsciously, siguro, I was really trying to imitate my father. Yung, gumawa ko ng karakter na Mongolian.
Si Mongolian, walang pangalan. Wala akong maisip na pangalan sa kanya. Pero sumisikat na siya. Basta Mr. Mongolian lang siya. Si Edu Manzano, niyaya si Mr. Mongolian ma-interview doon sa kanyang ano, Not So Late Night with Edu. Basta ko niya sa TV. Sabi ni Edu, Mr. Mongolian, may I have your name? Sabi, what? May I have your name? Oh, surely, sabi ko. Ang ibig ko sabihin, surely. Ah, okay. Sabi ko, surely. Sabi, ah, surely, that's your name. Sabi sa akin, isip ko ba, magandang pangalan yun, ha? Yan na nga siguro, ginamit ko pangalan, surely. So, that's, doon nag-umpisa yung ano, si Mrs. Julie, salamat sa iyo, parang Edo. Nagkamali ka. Ako ay 83 years old na. Pero frustrated pa rin kasi walang nangyayari sa maganda sa bayan natin. Palit tayo ng palit ng administrasyon, palit-palit tayo ng presidente, mga congressman. Pero wala eh. Wala nangyayaring maganda. Nagkaroon ng study, yung rate of intelligence ng people in Southeast Asia. Vietnam, Singapore, Malaysia, etc. Pilipinas, kulelat. Sa comprehension, kulelat ang mga bata natin. Ito pa ang inaasahan nating pag-asa ng bayan. Ito, palala ng palalaki. Kaya ako yung may ginawang istorya. Sana matuloy maging pelikula. How to make people love their country and support the country, the Philippines. Kasi wala naman tayong ibang pupuntahan. Pilipino tayo, bahay natin to. Tama si Congressman Manik Manaog eh. Sinasabi niya, ang problema ng Pilipinas eh hindi terorismo, hindi kapitalismo, hindi komunismo. Ang problema ng Pilipinas, tayo mismo. Oh, the Philippines has no problem. The Philippines is a beautiful country. Ang taba ng mga lupa dito, miskin ang ano, itanim mo. Sa Pilipinas, sumutubo. Eh bakit nag-i-import pa tayo ng mga vegetable? Bakit? Oh, yung mga inche, pinsi. O bakit dyan kumukuha ng isda? Kasi marami isda. Ang problema po natin, tayo mismo. Tayong mga Pilipino, tayong may problema. Hindi yung bayan natin. Kaya ginawa ko itong istorya ito. Sana nga ma-approve. Sana ma-produce. Paano mo mamahalin ng iyong bayan. Ayokong gawin to para maalala ko. Bakit itong ginagawa ko? Kasi gusto kong gawin. Lula din tatay ko, nakita ko tatay ko. Nagtatrabaho, etc., etc. Pero hindi siya nga. Ginawa niya para maging national artist siya. Magtrabaho lang sila. Ito, gawin ito. Kung ma-appreciate ng tao, di salamat. Yung mga gustong pumasok sa showbiz, naku po, mahirap po yung papasukan nyo. Napakahirap po. Kung hindi kayo talagang gustong-gusto nyo at handang magtiis, eh wag na yung pasukan ng showbiz. Napakahirap po. Hindi ganun po kadali. Alam niyo kung marami. Ang mga sumisikat lang sa showbiz, talagang nagiging sikat. Pero yung iba, makilala kong iba, mga character actor, mga etc., eh, hindi naman yumayaman eh. Mahirap nga lang eh. Mahirap po ang showbiz, mahirap po. Lalo na kung babae kayo. Nako, paglalaroan lang kayo dyan. Siguro hindi magugustuhan ng ibang kaibigan ko ito sinasabi ko. Pero yun naman po ang totoo. Well, sinasabi nila na may mga fans ako. Kayo po nandyan. Okay, salamat po kung ako'y sinusuportahan nyo, kung sinusubaybayan nyo ang ginagawa ko. Subaybayan po ninyo yung YouTube ni Mr. Shuli.
sapagkat yun lang po ang aking outlet kasi ako po ngayon eh medyo may edad na. Ako kasi liksi nung araw. Eh yung YouTube na lang po ang paraan ko para may bahagi ko sa inyo ang aking mga kaisipan, pambayan, pangsarili, etc. Na ayoko namang mang-lecture sa inyo na mali kayo, mali ka. Patatawanin ko lang po kayo. Pero habang tumatawa kayo, sana maisip nyo, ba, tama ito si Shuli. Tama itong ginagawa niya. So, subaybayan po nyo. At hanggang kaya ng katawan ko, hindi ko kayo pababayaan. Aaliwin ko po kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.